Okay, good afternoon mga kagri. This is a peanut production area na ginagamitan ng plastic molds. So hindi lang mga vegetables ang pwedeng gamitan ng plastic molds mga kagri, pati na rin yung mga peanut, no? Para hindi po sila magawan ng mga nutrients coming from weeds or yung mga damo, no? So ayan po. So pwede pala itong peanut na lagyan rin ng plastic molds para hindi na tayo mag weeding. Okay. Then, ito naman, itong banda, ito naman po yung the finger paper na tinatawag, no? So, ito po yung mga sili. Ginagamitan rin ito ng plastic molds. So, yan po ang kagandahan plastic molds mga kagri, no? During sa dry and wet season, so pwede yan gamitin. Basta lang, may kailangan itong diligan araw-araw or alternate. Kasi kapag hindi natin ito diligan, kung walang tubig, ay itong plastic ay mag-create ng mas mainit. So, maaaring ikamatay ng mga seedlings kapag ito po ay ating ginagamit. Okay. So, ito po yung production area. No? Naka-forma na in preparation sa pag-install ng plastic molds mga kagri. So, ito po yung simple setup na pwede nating i-adapt sa ating mga farmers, sa ating mga farm areas. Okay. Ito naman po yung sample area ng plastic molds na ginagamit dito sa ating vegetable production. So, ginagamit siya dito sa eggplant pwede, string bean pwede, at itong tsaka okra, no? Pwede itong gamitin. So, yan mga kagri, no? So, pwede natin yung i-adapt sa ating farm. Ito medyo kamahalan lang yung una. Pero at the end of the day, kapag hindi na tayo kumastos ng labor para sa pagkuha ng mga damo or pag-weeding, no? So in the long run, mas makatipid tayo dyan mga ka-agri. Dyan. So, yan po yung gamit ng mga plastic molds na pwede sa lahat ng mga tanim. At saka yung hole niya mga ka-agri. So, makadepende niya kung anong klaseng tanim ang gusto natin itagin dyan. Yung planting distance, no? So, yan po. Just sharing and get blessed.